Good morning, guys. This is your host, Freddy, and welcome to Filipinos America Blog. And a shout out first to Lola Becky there in California, as well as Pancam Mendoza, the best in tattoo making in Dubai. Pancam Mendoza, very helpful channel. Pastor, walang bangangaral para ikaw ay pahira ng santo. Mag-isip kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Totoo ito. Ang tanong ko sa inyo. Lahat pa ito tatanggapin natin. Ako nagbubulo ka naisip ko. Umpisahan ko yan eh. Sabi nung isa, may butot laman ng Diyos. Sabi nung isa, wala nang butot laman ng Diyos. Sabi nung isa, Diyos ay Espiritu. Sabi naman nung isa, Diyos na Espiritu, hindi pinanganak. Tama yun. Paniwala ko, hindi naman talaga ipinanganak ang Diyos eh. Guys, this is your host again, Freddy. Please subscribe and like, as you could see those beautiful view here in Texas. Houston, a great city, okay? And the one of the best with the widest freeway in the world. Kayo, pinanganak din kayo ng nanay niyo. Tama o hindi? Ano? Sino gumawa sa nanay niyo? Pinagkasunduan na natin ang gumawa Diyos. Sino gumawa sa nanay nyo? Sino gumawa sa nanay nyo? Yung nanay nyo, marunong manak o hindi? Pinakanak ka nga eh. Yung kayang gumawa sa nanay mo na marunong manak, hindi marunong manak. Para bang inus, para bang balik, nonsense, na maniwala tayo yung nanay natin at ginawa ng Diyos marunong manak. Yung Diyos na gumawa sa nanay, thumbs up, as you can see this beautiful city, Houston, okay? It is one of the most widest freeway in the world, within a city, okay? So don't forget to subscribe, like, share, Filipinos, American Blog. Sabi naman ang Biblia, dating na wakas, mamamatay ka. Pagkatapos maghuhukom, sabi nga ng pasyon, at sa balye ni Josapat ay hihipan ang pakaka
ang anghelang magtapatay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. At mo, may paghuhukom eh. Sa ayaw mo't sa gusto, maghuhukom eh. O ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, ano ang gagawin natin? Are we going to ignore these facts? Babaliwalain na rin pa natin ito, napagbabasa natin ito. Hindi na natin ito susuriin. Inisa-isahin natin. Babasahin ko ang Book of Mormons para sa inyo. Alam ko wala kayong ano eh, panahon eh. Babasahin ko ang Biblia para sa inyo. Babasahin ko ito para sa inyo. Lahat ng mga aklat tungkol sa liyong, babasahin ko. Iisa-isahin natin. Ngayon, ganito. Kung conforme kayo, pag binasa natin ito, pag nakakita tayo ng nagsisinungaling siya, anong gagawin natin? Balibag na natin. Kaya lang, wag, pag binalibag natin, wala na tayong ebidensya sinungaling siya. Pag nakakita tayo nito ng kasinungalingan, tigilan na natin. Payag ko kayo ron. Babasahin natin to. Pag nakakita tayo ng kasinungalingan, payag kayo? Tatabi na rin natin siya? Pwede na natin. Ito, babasahin natin. Pag nakakita tayo, kalalim ang nangungukay nyo. Meron daw nakasenyas doon, rarip pa, rarip pa. Okay. Nakakita naman senyas, rarip pa, rarip pa. Okay na lang. Gano'n ako nakalalim ng hukay mo? Mahigit na ika 100 pie. Sino kakot hapon ang magbabaon ng ginto 100 pie? Di inabutan sila ng Amerikano, pati sila'y nalibing doon. Noon daw aalis na ang hapon, dadating Amerikano, mamadali, nilibing ang ginto. Ba't naman nililibing na 100 pie? At saka sila, saan sila kukuha nung pangalis ng tubig doon? Eh, kailalim-lalim na ang sibulay pagka... Tigilan mo na ako yan. Walang ginto sa ilalim niya. Di totoo yan. Apa, yung pala naman eh. Ang ginto ay nasa kaintalang. Meron kong kita. Ano ang pangalan mo? Sinama nung isang kapatid sa akin. Ano ang pangalan mo? Hindi ho marunong ng Tagalog yan. Sabi ko, eh di ba sandali lang? Hintay mo ko rito. Yun mo, 100,000 lang daw yung isang baran ng ginto ay 3 kilo. May 4 na milyon yun. 100,000 lang, laki ng tubo ko sa loob-loob ko. Takbo ko sa ahensya. Eh yung isa, hindi nagsuri, binili. 8 baran, 800,000. Ayun. Madidiscovery natin yan. Kailan? Kung babalik kayo sa susunod. Umpisahan natin yan. Pag may sinabing mali, pag may sinabing hindi tama, ay, huli na siya. Ayan, umpisahan natin yan. Masamantala kayo, titigil mo tayo. Thank you.
open.